ang It's Showtime, lalabas siya sa GMA. Yung bang mga shows pwedeng mag-promote dito sa It's Showtime? Marites, babies! Happy, happy time! Ito na ang pang-favorito niyong team tuwing Huwebes at Lunes ng alas 9 ng gabi. Bago tayo mag-chika, bati muna ako. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At syempre, ang inyong PhD, Rose Garcia! Meganon! Ang inyong Mega Marites, Mr. Fu! And welcome to Marites University! On the house! Hello, PhD! At may studio audience! Yes! Ninyo yun, tsaka tatay nyo na dito. Dahil dyan, syempre, bago tayo magsimula, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa aming channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, aba, at isa pang aba, anong hinihintay mag-subscribe na, hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Oh, bongga! Oh, kamarites! Thank you muna kay Ambet sa pasalubong! Oh, grabe! Dahil dyan, speaking of pasalubong, may mapasalamatan si Ambet ng mga ano. Yes, pasalamatan agad natin ang mga nagpakulay sa atin, nakagaya ni na Happy Ramos at saka si Jopay Mando, pati ang ating certified marites na si Ellen Caliado. Wow! Thank you! Salamat po. In fairness, nagpapakulay na sila kahit naka-standby pa lang. Fairness. Kaya nakikita na yung buhok mo. Salamat naman po sa inyo. At syempre, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. Okay, at i-share itong live natin. Nasa YouTube po tayo at saka Facebook. Ayan. Okay. Nakakatawa mga comment agad-agad mo lang sa blablabla. No? Ano may daw? Sound na tayo ngayon. Meron na daw. Oh, pero mamaya na ang pagbasa ng mga comment. Mamaya na says, diskreto naman tayo. Alam niyo na napansin ako. Oh, yes. Binawasan na yung recess. Charot. Oo. Tatlong na lang. Pero may warning. Mag-recess lang talaga. Kailangan sumunod tayo. Inisa-isa tayo ni Grace. Siya kanina. It hurts. Are you hurting? Yes. Why? But I love them. Why? I don't think so. Okay na mga marites. Simulan natin ang chika. Ito na po ating isiling kong chismis mula sa ating sa aming team. Ito na yung natin. Jericho Rosales handang ipag-produce ng movie ang anak, Professor. Yes! Dahil ang gwapong anak Wapo. Na o. Oh, gwapo! Na meron din palang ambisyon na pumasok sa show business. Correct. Eh, di ba maraming nagsisip ngayon na, alam mo, yung bata, pag may pinagmanahan daw naman, why not? Oo. Kaya itong si Jericho, si Echo, gusto makipag-collab sa mga producers, mga kapwa niya, mga kagaya ni na Piolo, at mga iba pa mga kaibigan niya na nagpo-produce ng movie, kung sakasakali nga mag-decide na si Santino na ang kanyang anak na talagang pasukin ang mundo ng pag-arte. Ang pogi, tapos, no? Yeah. At ang ano, siniship na si Catherine Bernardo daw ang napipisil na if ever. Mga chismis na gano'n. Eh baka kaya laging magkasama si Jericho tsaka si ano, Catherine, di ba? Actually may project na pinaplano kaya siguro na-realize siguro ni Echo na mas bagay sa anak niya. Kesa sa kanya? Umaapila si ano, Alan Policarpo na laglag ang kanya. Naku, may nagdadabo. Ano ba yan? Ayaw mo kay Jericho. So abangan natin yan mga kamarites kung mangyayari yan, why not, di ba? Alam mo, may iyaad ako dyan. Kasi si Jericho, magkasunod na gabi, accidentally, nakita kami. Ito to. Kinuha niya lang yung talaga, Rose Party Girl ka. Extracurricular girl. Extracurricular girls! Ang gandang title ng movie. Parang movie yun ah! Oh, yun ah! Hinahinaalan ako doon! Rose Garcia sa Extracurricular Girl! May bagong time
title. And directed by Joey Reyes. Anyway na, ano nga, accidentally, magkasunod na gabi ko nakita si Echo sa magkaibang lugar. Na-mention naman ni Echo, yung very, very brief lang na pagkikita at pag-uusap. Si Kim Jones, diba, hiwalay na sila. Mm. Pero may ipoproduce or pinoproduce na movie si Kim Jones. Oh. Na si Echo ang ano. Ang artista. Kaya kung titingnan mo, yung relationship talaga nila, sobrang okay pa rin talaga. Baka ganyan yung nauuso ngayon, yung parang naghihiwalay tapos nag-okay. Tapos BNF tayo. Parang sa BNF kayo na. Negosyo. Yun nga lang. Might as well pagkakitaan. Ano ka ba? Pero alam naman nating lahat, napaka-bite ni Echo, di ba? Of course, yes. Pero medyo, pag gusto ko ng sampulan kagabi na parang, Echo, pwede ka bang ma-cheek? Papatawag daw siya pag ano, pag when the time is right, Correct. Ano yung blind item niyan? Wala pa. Sa'yo, wala. Ay, siya ba blind item mo mamaya? Ito. Ay, hindi. No? Sinabi nang sa akin kung sino yung blind item mo. Ikaw gusto mo malaman. Ay, alin? Ito ko kay Jericho? Ano ba? Wala! Pagkasabangan natin yan! Tuloy ako ngayon! Pagkasabangan natin yan! Apo rin, no? Although, mas ano pa rin ako sa tatay. Of course! Ibang original Ibang original! Sino naman natin to? Marzo Campot, Elijah Canlas. Sinusubukang ayusin ang kanilang relasyon. PhD ko yun. Ang dami natuwa, lalo na yung mga, talaga naman nagsiship kay Elijah at saka kay Mile. Mm. Kasi di ba alam naman natin, bago magtapos yung taon ng last year, nagkahiwalay sila. Pero ngayon, nakikita sila lately na magkasama. Mm-hmm. At ayun nga, hindi naman idininay ni Elijah at saka ni Miles. Ni Miles mismo na kumbaga parang sinusubukan nilang ayusin muli. Correct. Yun nga uso ngayon. Grabe, no? Diba? At least diba yung season ng hiwalayan, ngayon ang season ay yung inaayos. Diba Sam and Catriona, inaayos din. Si Bea Dominic. Na mukhang naayos na. Jericho and Kim Jones kanina. Ang Jericho at Kim talaga. As business partner siguro. Parang business talaga. Tapos ito silang dalawa. Pag-inintay na lang natin si Richard at si Sarah. Sandali. Ay! Pakaya silang po yung sound. Wala yung sound. Walang sound! Naman! Nawawala. Nawawala yata tayo. Meron din. Sila. Di ka na naman. Ito maraming ano. Muntik na. Hindi kanina pa yan. Sa opening yan. Oo. Five sardines na tayo eh. Oo. Kanina yan. Okay na. So tuloy-tuloy na po tayo. Tuloy-tuloy na. Kasi meron na tayong 500 plus na. Viewers, alam ba? Tama ba? Listen to us. Ano ba? Ay, thank you sa akin. Ano, may nakita na naman ako, natawa ako. Ano na naman? Inirelate na naman si Faith Cuneta kay Santino. Ay, tama na. Ni Ambeth. Mag-guest na si Faith connected sa atin sa April 1. Correct. April Fool's Day. Yeah. Kung totoo na yun. Nakita ko. Okay. Anyway, we already have 587 live viewers. Thank you naman sa ating mga live viewers at may nagpakulay. Hindi ko rin mabasa kaya binigay ko sa'yo. Charm September. Ay, ako sa inyo. 480 yen. So, mga ano yan, 280 o mga 300. Talagang pagka-yen, talagang kinoconvert sa peso. Madali i-compute. At saka naalala ko si Sean. What's your favorite place? Japan. Kaya alam ko okay, yan. Okay, dire-diretso kaya tayo nag-ano. Ito na. Ito na nga, tapos na yan. Yes! Nagmamadali? Game. Nag-pressure ako ngayon nowadays. Nowadays? Ito yung type ng balita po ng Mr. Fu. Rita Daniela, the undeniable diva. Undeniable diva? Itawin mo yan. Itawin mo. 90 cents na loka. Hindi, ito nga, nakakaloka kasi nakita ko lang to sa ex. Apparently, itong si Rita Daniela na magaling naman na mga awit at magaling na artista. Correct. In fairness, umawit doon sa mapag-uusapan natin mamaya
doon sa Showtime sa GMA. So nagkanta-kanta sila. Tapos may lumabas na cardgen or graphics. Mm. Habang umaawit si Rita Daniela, nakalagay doon, Rita Daniela, tapos nakalagay doon sa ilalim na title, The Undeniable Diva. So naloka yung mga netizens, sabi nila, ano ito? Powerful ba ang passport nito? Ito ba ang dapat nating isama sa immigration para hindi tayo ma-deny? So naloka sila doon sa Undeniable Diva. Sabi, ay bakit yun ang naisip na title para kay Rita Daniela? Hindi naman na-explain, pero yun ang lumabas sa cardgen. Kasi bawat singers sa kanila, may title syempre. Eh di ba si Julie Ann San Jose nga ano? Asia's Limitless. Oh, mega man. Or parang bottomless. Ito eh. Oh, may mga Asia's Kemerut pa. Title ni Rose. Oh. Extracurricular Girl. Oh. May pinakauso tayo dyan eh. So yung ibig sabihin, naloka lang sila dahil parang medyo awkward yung dating. Oh, siyempre naman. Oh, diba? Hindi ko maintindihan. Undeniable Tina. Diva. Pangit naman kung unintangible na lang. O kaya unimaginable! Oo. Oh, but anyway... Pero nahihilo ko sa inyo. Pero maganda yung boses ni Rita Daniela at magaling siya umarte. Lalo na nung time nila ni Ken Chan, di ba? Yung Aubrey. Eh, hanapan natin ang title. Dali. Easy, okay. Ayun naka ang title niya. The Undeniable Diva. Baka naman, pwede pa i-contest. Ibigay natin yung mas magkama na yun. Si Rose nga, ayaw nyo kaya rin. Ayan, ayan siya. Hindi, bata pa yan. Emote na kami dyan, di ba? Tama na yan. Alam mo, nauhulog ako dito. Alam mo? Pag nandito ko sa studio na to. Our favorite, Richie Rivero, binalandra na si sa Family Feud si Laren Bautista. Grabe ka naman magbalandra. Eh talaga namang pinapakita na niya yan. Oo, tagal na. Anywhere. Sa PBA games. Everywhere. Sa Laguna. Los Banos. Sige na kayo na rito. Ano ko nga, sinasabi ko lang para alam ng mga kamarites. Diba? Yan o. Sama silang ganyan. Napanood ko yan. Nanalo nga sila dyan. Ay, mukha naman naka-laundry ang outfit. Oo, bagay. Mukha mabango naman. Mukha naman bang si Richie. Tagay sa Bella yung pala. Isabela. Si Richie. Talaga. Pamilya niya, tatay niyang guwapo. Yun lang. Eh. Ngayon, pag nasa Isabela. Ay, ikaw nga eh. Ano ko na? Tagay sa Bella ka ba? Hindi. Hindi ko sa Bella. Ano? Taga Isabela? Di ba taga sa paano ka? Ano mo sa Isabela nga? Wala. Narinig ko lang yan pag ini-intro. Hello, ano mo sa mga kamarinas sa Isabela? Quiet naman, may mabisita tayo rito. Ano yan? Kasi nga binanggit ko taga Laguna si Larry, tapos binanggit mo yung Isabela. Kaya ito, anong connect ni Isabela? Hindi ko rin alam. Parang yung may letter L. Sige. Is there a letter L? Baka Isabela Lopez. Isabela Lopez? Sino yun? Isabel Lopez. Dinalapos, nagkwento sa pag-host ng dinner ng Dongyan sa cast ng Bonggambilia finale episode na. Ayan. Isa din to sa mga aksidente ko nakita. Grabe, ang daming aksidente. Ang dami, oh. Because you're the extra curricular girl. Hindi, tinanong ko lang siya, kinamusta ko. Kasi diba nagpa-dinner ang Dong yan. Doon sa cast ng Bonggambilia. Jose and Maria Bonggambilia. Doon sa bahay nila, na parang ang saya-saya talaga. Katapos sila, Pokwang. Si Sweet kasi ang director noon. Tapos sabi nga ni Sweet na... nag last taping na sila, parang finale na, di ba? Oo, finale na sila kasi ang papalit na sa kanila ay yung Running Man 2. Parang bilis naman. Naka isang season isang na season, din. Oo, second season na 'yon. Tinanong ko si Sweet, may chance ba na for a third season? Parang feeling ko meron kasi 'di ba preggy si Yan? Oh, 'yon. Oh, mali sa doon sa second season. Tapos ang saya-saya nga daw ng dinner, ang ganda-ganda daw naman. Preggy si Yan sa sitcom. Sa sitcom po. Nako, baka tayo maano sa sitcom siya preggy. Tapos ang saya-saya nga raw ng dinner, sobra silang natatouch doon sa mag-asawa na napaka, sabi lang, titinan mo daw na ganun, pero sobrang simple lang din kapag ka, kahalubilo sila. Oo, ay, hindi ko naman natanong. Di ba, alam ko. May pakulay. Di ba, alam ko lang si Pokwang, nagdala siya ng kanyang, di ba, masarap magluto si Mamang. So, mga ganun. In fairness naman, congratulations. Segway na natin. Ang picture? Picture nila. Ayan. Kami na lang yan.
Di, kanina kasi nagkaroon na ng ano, ng MediaCon ang may... Asa na? Puhunan. Ang may guardian alien. Ito yung pagbabalik ni Maria ng primetime teleserye. Ayan. Pagbabalik ni Marian to sa primetime teleserye, dahil, di ba, known naman natin na si Marian ang kapuso, primetime queen. Uh-oh. Alam mo, more than 5 years na siya na walang ginawang primetime, walang ginawang teleserye. So, ito talaga daw, nung in-offer sa kanya to, sabi daw niya, parang ayaw na niyang tumingin ng ibang script siguro. Happy na siya dito, okay na siya dito, kasi yung tema niya pwedeng panuurin talaga nung dalawang anak niya. Dahil family teleserye in a way. At talaga ni-request din niya si Direk Sig Dulay. Na director ng Firefly sa MNFF. Kahit hindi pa niya nakakasama si Direk Sig dito pala. Tapos ang nakakatawa, di ngayon, sabi ko, yan, kumusta naman si Gabby Concepcion? Kasi ang tagal na nila na pinaplano na ipagsamahin. Doon pa lang sa dahil kaso nabuntis si Yan doon kay Sixto. Tapos after that pala, parang sabi ni Yan, parang mga 4 projects na yung dapat pagkasamahan nila, pero hindi natuloy. Kaya sabi daw sa kanya ni Gabby, sigurado bang hindi ka nabuntis ha, o mabubuntis? Matuloy na sila. Yan. Saya-saya naman. Tapos lahat sila, sabi nga ni Kiray, may nag-warning daw sa kanya. Si Kiray? Si Kiray Celis ay nandyan. May nag-warning daw kay Kiray Celis na, nako, kasama mo pala si Marian sa teleserye. Good luck. Bakit? Bakit naman? Yun nga. Kasi sabi ni Kiray, dahil first time din niya makasama si Yan, so parang may ganong impression na mataray si Marian or something. Pero sabi niya, dun po sa nagsasabi sa akin ito, yung mga nagsabi, nag-warning sa akin, gusto ko po kayong balikan isa-isa at para sabihin sa inyo na sobrang bait nga daw ni Ate Yan. Sobrang grateful silang lahat na nakasama siya. Pero hindi mo tinanong yung dun sa kabaong na lumalabas sa Twitter na parang karton daw. Alam mo, walang nakapagtanong sa amin. Walang nakaisip, walang nakaalala. Hindi meron lumabas na parang picture lang ata yung dun sa kabaong. Pero hindi ko lang sigurado. Follow up na lang natin yan na question. Ayan, anyway, sa April 1 na po, April Fool's Day din pala, ang pilot ng My Guardian Alien. Okay, Ito. Ito na po. Ate Fia Direk Elud Perez, pinarangalan sa Malacanang. Professor? Yeah, kahapon niya, nagpunta kami dun sa screening ng 1979 Regal movie na Pinay American Style sa pamamagitan ng Edoxine, para pa rin sa celebration ng International Women's Month. Diba? So, yung isang departamento under the office of the president, yung finance department, inisponsoran yan. At binigyan nga ng parangalan, dahil yung role ni Ani Vilma Santos dun sa movie is talaga namang isa sa mga, sabi nating, nagpatingkad ng mga role ng mga kababaihan. Napakaganda ng movie. Actually, napanood ko rin nung bata-bata pa ako. Sa charot. Pero, noong 1970 na, sabi ko nga kay na Rochelle Monteverde, 1979, 45 years old na yung movie na yun. Pero, napaka-relevant pa rin. Napaka-relevant pa rin nung tema, nung issues na pinag-uusapan doon. At ang gagaling, ang gwapo-gwapo ni Christopher De Leon doon. Saka yung Victor Lauren, nakakaloka. At syempre si Ate V. So binigyan sila ng parangal, parang ano ba yung title ng parangal na yun? Basta yun na yun. May on camera si Ate V. Hirap basahin. Tapos si Inverted Triangle Award. Kasi inverted yung isa. Charot lang. Mga ganyan-ganyan. Kasi nga po, yun, pinagdiriwan pa rin ang ano. In fairness talaga si Ate V, no, ageless. Yeah. Nagkaroon na sa St. Paul yung anak. Tapos bukas naman, yung Sophia, yung mga archivist naman ng mga film Filipino movies, magtatanggal naman ng Tagos ng Dugo doon naman sa FDCP. So, nakakatuwa lang kasi sa ATV, lahat ng mga pelikulang ginawa niya na nagpo-portray siya ng iba't ibang klase ng mga kababaihan, yun ang pini-feature ngayon sa dito sa pag-celebrate na natin ng International Women's Month. Oh, diba? Congratulations. Congratulations. Alam mo na. Love natin si Ate Via. Di ba, Ro? Yes! Ito, ayan.
Nakakaloka ka din! Bakit? Dali muna. Ano? Diego kasi hindi ano. Pinugulat ako eh. Ano? Na, you're being harassed. Amigo na tayo. Oo. Ah, talaga. Ayan na. Si Diego talaga. Ating susunod na chika ay ating chika of the week brought to you by Amigo Segurado! Dahil nga mahalaga na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit nasa ang panig ka pa po ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out niyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay, mga kamarites, ang ating Chick of the Week, celebrities apektado sa pagpatay sa asong si Kilua, gaya ni Sara Jeronimo at ni Andrea Brilliantes. At iba pa. At iba pa. Diba? Nangyari ito sa Bicol, ha? Sa Kamsur. Yes, iba. Ito, tagaroon ka ba? Yes. Napanood ko yun. Makain ka ba ng aso? Hindi ko nga alam. Ay, hindi pinapain yun. Don't deny. Ayaw ng mga dog lovers. But anyway, ang issue dyan ay? Yung nangangagat daw yung aso, kaya pinagtanggol lang yung sarili. Sabi nung pumatay na nahuli na rin. At sinako. Yun. Tapos, mamahalin yung aso, ha? Golden Retriever. At alaga. Ano makita mo? Mahal na mahal. Alaga, yeah. Alaga. Alaga, actually, nakawala lang siya. Nakalabas. Parang sabi na nakalabas at lumipat dun sa kanyang bakuran. Parang ganun. Tumaloon dun sa bubong. Tapos, may nakasalubong sa kalsada na babae na kinakaulo at kinakagat. Yung asawang lalaki, yun ang Kenny. Ano? Yugi. Pati si Kuya Kim nagalit eh. Kumbaga, ginawa, may kasalanan ka, you have to be penalized. Mm-hmm. Although mas sinasabi naman sa during the barangay hearing na marami nang nakagat yung aso. But the thing was, yung aso kasi pinatay na, nilagay pa sa sako, tapos inano. Double jeopardy. Maging brutal. Kaya nag-react itong mga celebrities natin. Na marami celebrities ang dog lovers. Ano, kung magka-tao rin yung, gaya natin, tao rin ang yung aso, tao rin. May tao rin ang touring. Ano ba yun? Kala ko tao. Parang taang aso, parang in a way, parang tao rin. Nasasaktan. Hindi yung tao din. Ito nga, please correct me. Hindi, ganun nga, di ba? Kaya naman, siguro ay nilang sabihin na galit, kaya lang, naawari sila sa, especially pag dog lover. Di ba, hindi ka naman dog lover, di ba? At saka especially, meron na tayong nag-exist na batas tungkol sa pag-aalaga, diba? Pagpuprotekta sa ganyan. Ako naman dapat hindi na pumunta sa punto ng pagpatay. Yes. Kasi kung merong ginagawa yung aso, pwede naman sawayin or I don't know, pero hindi kailangan tagihin yung aso. Mm-mm. Pero at ako lang nga, ito lang, paano nga, kasi wala tayo sa eksena eh, narinig lang natin yung sabi nung pumatay. Napanood natin yung balita. Yung hindi natin nakita yung unang nangyari. Paano nga kaya kung ang sitwasyon talaga medyo, may asong sobrang aggressive, matapang, na matapang. Yeah. Paano nga kung talagang nangangagat na and all. Or may kinagat na. Ayun sa balita, marami nang nakagat. Sabi. So, pinakita. At sabi din nung pumatay, nakagat din daw siya. Mm-hmm. So, ano ba dapat gawin pag ganun talaga ang sitwasyon? Na parang yung I don't think yung pagpatay ay option. So anong pwede gawin? So pero ano talaga? I-report or ireklamo yung owner? Yes. Yun. Kasi siyempre, ireklamo yung owner, hindi mo kailangan patayin yung aso. So kailangan mo siguro, kung kailangan kayong issue or di ko alam kung paano gagawin. Pero I think, kailangan ireklamo sa barangay. Kasi pwede naman yun eh. Nakarating na sa barangay, ang naging issue na nga lang, siguro dahil sa sunong emosyon na marami nang nakakagat, yun ang naging depensa nila. Office galit. Kaya alam namin naman eventually na mali daw nga talaga. Meron akong nabasa, hindi ko nga alam kung si Kuya Kim ba yung nagsabi noon. Hindi ako sure na yun daw mga golden retriever, hindi daw yan mga si matatapang. Ay, si Kuya Kim ba? Hindi daw yan matatapang na klase ng aso. At turuan talaga. Kaya parang inaano niya na parang para maging impossible, ganun yung description na nangyari. Tsaka with that situation na meron mga ganyang alagang aso, parang hindi naman naman siya asong gala, di ba? Pero pwede rin naman kasi na dahil nga alaga ito, nung nakakawala, baka na iba yung environment, surrounding,
baka doon hindi niya kilala baka yung defense mechanism ng aso yung nangyari sa kanya. Ayun yung makasama yung mga askal kaya ayun ano, na. What's the surrounding? Matitude ganon. But anyway, yung punto ng Maritas University diyan, yun nga yung mga owners maging mas responsable sila. Tapos yung mga naaapektuhan din kung hindi naman nila ano yung aso, di mas pag-ingatan at alam na nila dapat yung batas na umiiral tungkol. Correct. Ako naman, okay, na-appreciate natin yung mga celebrities na talaga nag-stand up, nagsabi ng kanila mga bosses regarding this. Kasi marami tayong mga celebrities talaga na sobrang mga dog lover or animal lover. Talaga nag-i-invest ng daan-daan or even million sigurong pera para maganyan. Siguro ako ang ano ko lang, sana itong, sabi ko nga, na-appreciate natin silang lahat. Pero sana din ano, pag may mga national issue or mga political stand na kailangan, na yung bosses na yung medium nila sa social media at yung influence nila, how I wish, ganun din sila ka-passionate and ka-aggressive sa pagbibigay ng kanilang mga kaloobin. Maagin naman ako yan, pero siguro hindi nila kasi nakaka-relate. Ganun na lang, I mean, ka-aktibo na lang dapat. Kasi, kung sinasabi nilang ang aso ay parang tao rin na may damdamin, yung mga sambayang, mga tao rin naman na nag-idolize sa kanila at na-i-influensya nila, nakikinig din at sumusunod kasi sa kanila. Kasi napakalakas talaga ng influence nila. Sana magamit din sa mga iba pang usapin. Correct din! Okay, mga kamarites, Don Begru, ay, nakakalimutan niya talaga. Don't be cruel to animals. Okay. You're so sweet. You're so bait. Do you love them? Yeah. Love dogs. You love dogs? You love dogs? Ow, ow! Maybe nabenta si Kiko. Oo nga. Ako bongga. Ow! Yan po mga Marites, ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Ano mga kamarites? Kulang pa ba ang mga pabao namin chika para sa inyo? Pwes, we got you! Simula ngayon, pwedeng-pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon kayo na access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos po lamang. Kaya kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang iniintay ninyo, mga kamarites, mag-avail na kayo. So ito, pinakamalaking balita sa showbiz ngayon. Pinakamalaki? It's Yota. Oo nga, pinakamalaki ito. Sa GMA na. Yung Karim, nabayaan pa. Sa GMA na. Ayun. Sa GMA na PhD, simula mo. Tapos may mga... Segway tayo dyan. Oh, ayun nga, kahapon. Anong date kahapon? March 20. Sa pamamagitan ng isang ano tawag doon yung para sila nagparade di ba ng float doon sumakay yung parada talaga yes doon sumakay yung buong ano ng host ng Showtime from ABS-CBN studio to GMA. At ano naman isang napakainit naman na pagtanggap at pag-welcome ang ginawa ng GMA at pati yung ibang mga sparkle artists nandun din sabi mo nga si Rita Daniela ay the undeniable diva ay umawit. Oo, correct. So, in full force, tapos si Vice Ganda, di ba nagsalita siya? Siya yung kanilang spokesperson na lumalabas. Tapos sinabi niya, inihalin tulad niya ang pangyayaring ito ng It's Showtime at saka ng, ng GMA at saka ng ABS sa 110 voltage ba tawag doon yung at saka 220, di ba? Sabo? Oo, kumbaga dati, hindi mo yan pwedeng, kumbaga kung 110 ang ano mo, dapat 110 lang. Oo, hindi ka pwedeng magsaksak sa 220. Pero dahil na-invento ang tinatawag na transformer daw, biglang pwede na, di ba? So ngayon naman, who would have thought nga naman na time will come pala na ang ABS-CBN at ang GMA ay posibleng magsanib puwersa. Para sa ganyang programa. Para sa programa. So, ito lang para sa kaalaman ng marami. Ang pagkakaalam ko, ang It's Showtime ay black timer pa rin. Correct. So, ibig sabihin, ang ABS-CBN ay nagbabayad sa GMA para maiere ang It's Showtime. So, maraming katanungan. Actually, nagtanong-tanong ako kanina, pero
hindi pa rin alam ng ilang mga executive or ilang siguro ang mas nakakaalam pa rin nito, yung mga talagang top ano siguro na nakikipag-deal sa ABS-CBN. At pinag-uusapan pa. At pinag-uusapan pa. Pero kasi tinanong ko, paano kung ngayong nandiyan ang showtime sa GMA? Una, same pa rin ba yung mga host ng It's Showtime? Wala bang mga kapuso stars na papasok sa It's Showtime? Mm. Ang sabi naman sa akin, dito medyo may sagot sa akin, definitely daw, may papasok na mga kapuso. Ah, talaga? Bilang natin, regular host? Maybe. Or guest host? Hindi malinaw yan. Ayon. Pero may pakiramdam ako may papasok dyan na host. Definitely meron. Yeah. Mm-hmm. Di ba pag black time naman, parang meron naman silang jurisdiction. Yes, sila, talaga. Yes. Kami na lang. Yes. Diba? Kasi parang Ikbulaga, di ba? Before, TVJ. Di ba parang wala namang kapuso na talagang pinasok yung na regular. Pero may option sila na gawin nila parang regular co-host. Pero kasi ngayon, bago to, pwedeng habang bago na settle yan, maaaring napag-usapan nila kung papasok kayo, pwede ba namin ipasok si ganito? Pwede naman yan. Then second, tinanong ko, paano yan? Kasi ang It's Showtime, lalabas siya sa GMA. Yung bang mga shows ng ABS ay po pwedeng mag-promote dito sa It's Showtime. Uh-huh. Di ba? So, yun, hindi pa ako nasagot doon. Yes. Kasi at marami, pinag-usapan natin last time niya. Uh-huh. Kasi maraming show din ang ABS na pinapalabas naman sa TV5. Mm-hmm. So, somehow, medyo magiging parang unfair din for GMA in a way na pati yung TV5, kasi sabay na pinapalabas sa ABS-CBN na platform tapos na sa TV5 din. May mga katapat yan na show. Correct. For example, Batang Piyapo, katapat ang Black Rider. Yeah. Naku ba kami whiteboard sa backstage? Yan yung pinag-usapan natin last time. Kaya nga sinasabi ni Rose kanina, sino makakaakala ng kinukonsider nating biggest broadcast network na bansa pardon my expression, pero ngayon sasabihin natin nakikirenta, nakikibahay or mauupa sila para magkaroon sila ng mabalik sila sa mainstream television. Kasi nag-iba na nga yung platform ng panonood dahil wala sila kahit nandiyan yung showtime sa ABS o sa cable, hindi talaga siya napapanood dun sa mga talagang sa free TV. So dahil sa decision na nangyayari to, tama yung mga pinag-usapan natin last time at mga binanggit ni Rose na paano nga yung mga talents ba papasok dyan, yung mga programa ba nila ba ipopromote dyan sa programa na yan. Yan ang iintayin natin kasi sa right now, sa mga nangyayari, lalo ang spokesperson ay si Vice Ganda, tinitira-tira si Vice, mga kamaritin. Tinitira-tira? Ng mga bashers kasi for the longest time nga naman, si Vice, parating niyang ginagamit yung mga programa, minsan nga talent, remember Jessica Soho at mga na talagang ginagawa niyang inaalipusta niya, pinipintasan niya. Ito po ang mga reaction ng mga nababasa natin ha, na siya, dahil lumalabas nga siya na parang pinipraise ng bonggang-bong ngayon ng GMA. Pero before, kung makalait siya... So, thank you talaga si Vice sa GMA. So, siya ngayon ang pinupukol. Dahil sabi niyo, ano ngayon, kinakain mo yung mga salita mo before, yung mga pamimintas mo, ganyan-ganyan. May mga gano'n. So, kung babalansihin mo, yan ang paghahandaan natin. Yan ang maaabangan natin. Dadagdag ko din dyan. Marami din ako nababasa. Kasi, di ba, maraming... aminin na natin, ang netizen, hati. Dahil sa network war. Pagkapamilya, sobrang kapamilya. Kapuso, sobrang kapuso. Totoo. So, ang dami nga naman noon na galit na galit sa kapuso, na mga kapamilya, halimbawa. And vice versa din naman. So, paano daw ngayon? Paano ngayon na magiging tune ng mga ano? Baka yan na ang magiging hilom ng sugat. Pera. Wow. Pero alam mo, ako hindi ko nakikita ganun eh. Kasi pera lang yan. Ang balita ko, although hindi ko alam kung confirm na to, na parang 6 months lang pa lang yata yung pinirmahang kontrata. Trial period. May trial period. 6 months sa dalawang platform, channel
GNTV. At saka QTV. O, oh, GNTV. GNTV at saka... Dalawa. Ah, so sa GTV pa rin sila. Oh, sila. Sa GTV naman talaga sila. April 6 sila, no? April 6 sa birthday ni Vice. Doon na magdadalawang channel. Ayun na. Pero alam niyo ito rin eh, di ba? Yung GMA kasi isang napakalaking network. Yes. Alam mo, minsan napapaisip ka rin eh, bakit nga kayo, although tayo alam natin eh, syempre, less hassle, yes. less risk, gastos. Wala nang risk, di ba? Mm. Kung, kung magkakaroon sila ng sarili station producer. Tapos yung income-wise, talagang papasok na lang. Pero nandun pa rin yung... Marami tuloy na nagkatanong, di ba kaya mag-mount ng GMA ng isang noontime show? Pero pinaliwanag mo na, less hassle, less gastos, or ano, hindi mag-provide na lang sila. May naging successful ba? Ayun yung na. Yung lang, di ba, na. Wala pa naman sila, Tony Gosson. Diba? Ito ang aabangan natin din. But kasi, you never know. Hey, pero ito, we don't know. Siguro, nasa punto sila na ayaw nila mag-risk. Yun ba? Sa isang noontime show. Obviously, yun talaga yun. Yes. Kumbaga, business talaga. And we have to admit na andyan dyan pa rin yung TV5. So mag-stem yun ng panibagong competition kasi alam mo naman buhay na buhay yung TV5 na noontime show. Eto yan. Sa mga nangyari sa tape, nangyari sa TVJ, sino ang nagwagi? Yan. Ako audience. Ay, hindi. Somehow, nagwagi ang ABS-CBN. Oh. Nakit Showtime. Kasi na-penetrate diba? Nila. Diba? Yung ano eh. Sila nakinabang. In a kasi way. Kasi daming akusasyon eh. Dahil diba galing din sa TV5 for a while itong Showtime. Tapos sinasabi nila pinalayas daw sila. Pero sinasabi ng TV5, hindi. Binibigyan namin kayo ng option pero hindi nyo lang tinanggap. May mga ganun. Pero ako talaga sana mayroon pa isa. Ako yun talaga yung gusto ko. Isa pang noontime show. Sabi ni Mr. Fu, gusto pa din nyo kasi magkaroon ng isa pang noontime show. Hindi lang Showtime at saka Eat Bulaga magtatapatan. Sabi ni Dean, tayong apat, why not? Kaya tinatanong ka namin, carry mo. Kaya mo ba sumayaw sa'yo? May mga lifting. Hindi, Dai. Okay na ako dito. Tapos may mga tawag dito, production number sa opening. Ito magtatangga, sige. So anyway, mga kamarites, abangan po natin yan kasi magandang development din mo para sa atin. But still, dapat mas maging po tayo, mapagmasid. Kasi lalo yung mga host ngayon, lalo yung Showtime, dediretsuin ko na sinasabi, mag-ingat-ingat sa pagbubukas ng mga bibig. Kasi nga, yun na nga, before parang nagsusunog na kayo ng tulay and everything. Tapos eventually, kakainin nyo yung mga sinasabi nyo. So be careful. Sabi nga ni Ati Luz, ang yumaong Ati Luz, careful. Okay, ito nga. May mga sidelights yan na ito. Karil, pinabayan ba ng Showtime co-host? Kasi nga, nung pumupunta na daw, papasok na dun sa bakuran ng GMA. Nasa dulo siya. Parang hindi daw pinapansin. Kasi, di ba, nagkaroon ng issue, may ganyan-ganyan. Galing din si Karil sa Kapuso GMA, before. Parang, alam nila na may nararamdaman na, alam tension? Mo, awkward. May awkward feeling itong si Karil. Tapos, biglang, alam mo, hindi siya parang binigyan ng suporta ng mga co-host niya. Ito, observation ng mga nakapanood. Kung baga sa poster na isang pelikula, hindi maganda yung billing. Parang ganun yung dati, pero kasi nasa dulo considering siya. Considering na original host siya. She was left behind. She tried naman to be very enthusiastic si Karila at saka diplomatic na kawai-kawai siya. So, yun nga lang medyo kasi nga original siyang host pero ang dating nandun siya sa dulo. Parang she did her best but Parang hindi siya nabigyan ng ganun ka-importansya. Actually, labas yan sa Twitter na bakit nga daw dapat yung original. Si Vice, si Vong, si Karil. Si Karil, si Jong. Yan, si Jong. Diba? Okay, anyway, recess na tayo? Hindi. Recess na agad. Hindi pa, meron pa isa. Mr. Fu. Doon lang pa si Mr. Fu Kim Chu. Kinikilig. A little empty raw. Okay. Mic daw, hindi mo ginagamit. Sorry po, hindi po ako sanay. Dito mo nakalapel kami. Ako lang po hinapin nila rito. Tulungan niyo ako rito. Nako, humihingi na ng tulong. Ayoko naririnig ang mga salitang inaapin. Kasi namin misinterpret. Magtatabi pa naman kayo. Makasabihin na lang ba, inaapin kita. Kaya ihimasin na kita. Don't touch me! Touch
Touch me na! Touch me na to! Ito. Hindi. Ano ko na? Alam niyo naman ang sing... Oh, lagi na ba? Piniling magkaroon dito! Kasi ikaw yung din! Ito nga, Mr. Poo! Oh. Can't you a little empty raw ang puso? Okay, ito ay mula sa vlog ni Dr. Vicky Bello kung saan alam naman natin na may recent campaign ang Bello tapos si Kim Chiu yung kanilang feature na endorser. So sa vlog niya, in-interview niya si Kim. In fairness kay Dr. Vicky Bello, wala rin preno magtanong. Una, kinamusta? Sabi ni Kim, okay naman siya, busy sa work, ganyan. Sumunod na question, kamusta ang puso mo? Ang sagot niya, a little empty. Pero ganun daw talaga ang buhay. It's part of growing up. Little empty. Oo, a little empty. Tapos, ito si Dr. Vicky Bello. Parang may alam siya doon sa story na nangyayari. Lalo na doon nangyayari sa kanila ni Sian. Siyempre naman. Oo naman. So, parang tinatanong, bakit daw si Kim Chiu, maliban doon sa a little empty, o bakit ikaw ba, iha, o parang ganyan. Ano ka, saan ang gagaling yung pasensya mo? Kasi daw, kahit, Hindi niya matumbok, pero ang parang ginagawa niya, di ba halimbawa may nakikita ka na hindi maganda, di ba dapat alis ka na or ayaw mo na. Pero ikaw, mapagpasensya ka. Sabi niya gano'n. Ako? Hindi, Kimchi ko ba yan? Mga kaibigan, kasama po na ngayon, si Kimchi. Tapos, ang sabi niya, siguro daw kasi nung bata si Kim Chiu, yung bata raw siya, syempre hindi daw sila mayaman. So parang yung pagpapasensya sa kanilang buhay, eh dun daw niya nakuha. Ayun, mahabang pasensya. Tapos, sabi rin niya, wala raw siyang regret kasi daw pag nagmahal siya, todo-todo, generous. Naman yan, totoo yan. So generous daw siya magbigay ng pagmamahal. Oo, nagre-regalo ng bongga yan, no? Yun na. Tapos, likewise. Gerald! Oo, galante yan! Galante! Tapos parang 5 years sila ni Gerald, yun ang sabi niya. Tapos yung kay Zian, 11, yun ang sabi niya. Tapos sabi ni Doktora, tsaka ang haba mo makipagrelasyon. Kaya nga. Tapos bakit tapos hindi naman doon. Tapos sabi nga niya, hindi mo ba naisip na parang, di ba yung mga kaidaran mo? Marites na marites si Doktora Bello. Oo, kung kaidaran mo, iniisip na yung kung ano mangyayari sa relasyon. Kasi 11 years, ganyan. Part daw yon pero hindi daw yung main issue. Kasi pag tinatanong na siya ng bongga, medyo limited na yung sagot niya. At ano yung main issue? Ayaw niya sabihin. One of the lang daw. O, tapos eto na, tinanong na siya. Tinanong siya ni Dr. Vicky Bello kung alam niya na meron ng iba si Zian. Kasi meron daw nakarating kay Dr. Vicky Bello na, meron na daw taga Viva. Sabi. Totoo. Chismosa talaga. Huwag daw marites. Tapos sabi daw. At least update. Sabi ni Kim Chiu, ay, di ko alam. Sabi niya, wala ko alam. Okay, sige, wala ka alam, ayaw mag-comment. Sabi ng mga fans, kayo na lang daw ni Paolo. Di ba single si Paolo? Correct. Hindi sinagot ni Kim, ang sinagot lang niya, mag-watch na lang kayo ng What's Wrong with Secretary Kim. So, pero nakita mo naman na very siya sumagot. Pero talagang hindi mo siya mapipiga dun sa detalye ng alam paghiwalay. Alam mo, ang tingin ko dyan, tingnan nyo, karamihan naman talaga ng mga celebrities na naghiwalay, meron ba talagang detalyadong nagsabi kung ano ang dahilan ng paghiwalay nila? Wala! Kung meron man nagsasabi... Si Chris Aquino! Ibang detalye naman yun. Pero kung dumating man ang time na nagsasalita sila, years... Kumbaga, pag parang tapos na yung okay na, all's well na, ganon. So, parang wala naman talaga yung after mo mag-break, di detalye yung pa. Nag-break kami kasi siya ganito, ganito, ganyan. Pero, ako naman, mas okay na ako dun sa reaction ni Kim na ganon. Fairness naman, yung kaya niyang sagutin, sinagot niya. Pero yung mga super kailangan ng detalye, medyo umiiwas siya. Hindi nag-a-assume. Hindi nagbibigay ng mga kung anong... Oo, mas okay na yun. Makapakinig or pasakalya, wala. Kasi nag-deny ka. Talaga. O yung nag-deny ka, nag-iimbento ka naman. Yes. Yung pa yung nakakairita diba? Pero ito, in fairness, sumasagot siya pag kaya niya sagutin. Pero kapag mga detalye na yung tinatanong, medyo umiiwas siya. Okay lang naman yun. One time invite natin dito si Dr. Bello para siyang i-detalye na. Natawa ako sa pagtatanong niya. Talagang marites na marites. Walang preno. Sige, kukontakin ko rin si Dr. Bello. Ayan na. Ito, Mr. Poo, ituloy mo na kay Janine.
Ay, ito naman, si Jun, ito na pag-usapan natin to. Ang tawag, sorry ha, kasi hindi nga ako nanonood ng Can't Buy Me Love. Pa- no, ay, nanonood ako. Ang tawag pala doon sa Maris Racal and Anthony Jennings ay Snow Rim. Snow Rim. Irene. Irene kasi yung pangalan ni Maris. Maris. Okay. Pero, Irene Chu. Okay, so pero ako nga, di ba, napanood ko sila at kinilig ako. Isang ano lang yun, isang eksena lang yung nakwento ko last time. Okay, hindi lang pala ang kinikilig. Marami pang kinikilig, including Janine Gutierrez. Ang sinabi niya doon ayan sa na, kanya. Ayusin ang pag-quote. At alam si Diego sa kinikilig dyan. Ah, talaga? Baka makasama ka. Oo nga. Ito, may pinost na picture si Maris, nakasama si Anthony Jennings. Ang nakalagay doon sa kanyang comment, kilig ako, shocks. And then, syempre, nakita ng mga ano, ng mga netizen. Oo. So, syempre, ang comment na kagad ng netizen, sa kimpaw ba? Kinikilig ka? Ang dami na sunod-sunod na ng mga comment. At sumagot ba si Janine? At kagaya ni Kim, anong sinagot? Wale. Wale. Hindi ko lang alam, hindi ko na na-check before tayo umair kung sumagot na siya. Pero doon sa... Palagay ko niya sagot. Pero hindi siya sagot siya. So, wala lang, yung parang inano lang na, okay. Kinonek lang na, sa kimpaw ba? Oo, kimpaw. Oo. Hindi kagaya no isang female host na blind item, sumagot talaga si Maine. Alam niyo ba yun? Ah, yun na, at blind item ba? Tama. Yung, sumagot ba si Maine? Sumagot. Sabi, ako agad. May nag-post nung blind item na nagmamaldita, di umano, maarte, chuchuchu, ganyan. Ah, talaga? Eh, di ba sabi nga natin sa showbiz, ang blind item ay maninatiling? Blind item. Unless maduling ka. Di, alam niyo, i-connect ko na rin yan kay Kima, no? Saka kay Pao. Alam mo, congratulate natin sila kasi yung unang araw pa lang ng What's Wrong with Secretary Kim sa View, halos mag-crush daw yung site sa sobrang dami ng nag-subscribe, yung ano tawag doon, nag-stream. Kasi sa View siya para lang ma-confirm ko kasi meron akong kaibigan na nagwo-work talaga sa View. Tinanong ko, sabi ko, totoo ba to? Sabi at hindi niya, PR lang ha? Oh, hindi PR, talaga nagwo-work doon. Sabi niya, sabi ko, totoo ba to? Sabi niya, yes, totoo. Kaya nga raw nung araw na yon sobrang busy niya. Kaya nakikita ko talaga sa iyo, alam mo kung sino talaga. Extracurricular girl. Hindi, nakikita ko sa kanya ngayon si Kim. Mga kaibigan, kasama ko ano yung regalo ni Coco Martin sa 29th birthday ni Julie Montes, Professor? Yes! May nakapagbalita po sa inyong lingkod na nag-celebrate ng kanyang 29th birthday itong si Julia Montes. Ay di ba, nung mga nakaraang taon, talagang nag-travel sila. Punta ng Europe, chuchuchu na ganyan. Mukhang mauulit daw po ito ayon sa aking tagapagbalita kasi parang nakapag-advance ng taping yung batang Quiapo. Tapos may mga bagong karakter na papasok. Mukhang si Julia at saka siya ay magliliwaliw uli. Hindi lang natin alam kung sinasabi sa akin na basta sabi ko, paano yan? Magkakabalitaan na naman tayo ng buntisan ba ito? Or what? Diba? Ganun ako. Diniretso ko talaga yung kausap ko. Sabi niyo, hindi natin alam. Siyempre, may ganun. So parang pinaghahandaan na yun ni Coco para kay Julia. Na nagdiwang ng birthday. Happy birthday, Julia. And then they're happy together. Together? Why not? Diba? Maganda sila together. Do you like them? Do you love them? I don't care. So sabihin niya. Ah, you're hurting again. Use your microphone. Ano ang microphone ako? Don't give me this crap. Ang salbay mo. Joke lang. Love you siya. Joke lang po talaga ito. Alam niyo, nag-joke lang talaga siya. Pati mga hate-hate niya. Huwag niyo seryosohin. I love them. Alam mo ba nagsishow to sa, sa music box ni Mamo Andrew De Real? Talaga? Si ikaw. Si, pati hindi niya alam. Hindi niya alam. Ano ba iwan yun? Aliwang Festival. Ito viral. Sharon Cuneta, nag-Sharon
sa isang handa sa birthday to ni Gian Soto. Ano ba is mayor? Oo, parang ano. Ang cute na yung eksena. Habang kinakanta niya dyan ang ano. Oo, kumakanta siya dyan. Balutin mo ako. Di alam naman natin, naging ano na to, naging institusyon na yung... Tatak niya yon. Tatak na niya yung balutin mo. Ano ba title ng balutin mo? Pangarap na bituin. Pag may nagbabalo, tatabihin ako, masasharon ka. Dati, meron ako nakasama. Hindi ko nasasabihin kung sino. Bituin mo lang ningning. Hindi ba pangarap na bituin? Ayan na naman yun. Tayo. Iba yung pangarap na bituin. So ano totoo? Balutin mo ako. Diba pa, ng liwanag. Pangarap na bituin. Bituin walang ning. Sige na nga, bituin walang ning. Tanong natin sa ano, mga jurors. Bituin walang ning. Nag-aaway naman dito. Meron dito ka na. Anyway. Bituin walang ning nga. Ha? Oo, tama. Bituin walang ningning, tama. Okay na. Bituin walang ningning yun. Yung kanta. Bituin walang ningning. From the movie, Bituin walang ningning. The same title. Sino ka pareha? Hindi. Ruel Santiago. Hindi. Hindi ba? Christopher De Leon. Christopher De Leon. Anyway. Yung may Sherry Hill. At may Joel Torre. Yung Kene. Kapikat. Sobrang pinilahan yan, Day. Grabe. Oo, naabutan ko yan. So nakakatawa lang kasi si Shara Soto yung kumukuha. Tapos parang merong Japanese food. Tapos may isa pa. Ah, chicharon din ata. Tapos chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak. Oh. Si Shara mahilig pa rin talaga sa mahilig sa dyan. Tapos sinabi niya na for her babies, for my children, for my husband. Tapos segue siya sa pag-awit nung ano. So kung ano pinununa niya, nalagyan niya. Yes! Tapos pinasalamatan niya si Vice Mayor na kapatid niya Shara, si Gian Soto. So yun, nakakatuwa lang kasi yung joke natin sa mga handaan, oh magsharon ka na, magganyan ka na. Oh, ginawa mismo ng Sharon Cuneta. Why not? Wala lang, saya. Lalo marami magsasharon ngayon. Correct. Ngayon ba, ito ba pwede ba natin ito isharon? Ay, hindi. Wala naman. Wala naman yun. May naman yan. May naman, may laman. Oh, inspired na lang. Ay, hindi. Hindi. Ay, meron na natin. 2025 pa, no? Okay. Hindi, ah, ito 2024. Ano, joke lang. 2025, oh. Okay talaga. Uy, ano ba? Sponsor natin yan. Use your microphone! Oh, ay, talaga. Ay, tayo nagkapahalamat sa amigo. Oh, salamat sa amigo. I love amigo. Sa totoo lang, natikman na natin to. Ang sarap talaga ng bawat ano. Walang halong etchos po to. Galing talaga ni Kim. Diba ako meron? Ang bilis ng karma. Bila lagi kang pinaparatangan na ayaw mo kay Kim na hindi naman totoo. Ano ko sa inyo? Kung ako dumidel ba na lang ako? Oo, wala naman kayo sinasabi. Ibalita naman natin itong magbabenta raw ni Willie Rabillame ng Milyones. Bilyones. Tagaytay property niya, prop. Lumabas nga yung balita na yun kasi di ba habang pinag-uusapan pa na di umano nga ay nakikipag-collab itong si Willie sa TV5. Magpuproduce, magdadala na ganyan. Siguro kailangan niya, nagbi-meeting-meeting na alam mo naman yan, advance lagi sa mga production, mga pasabog, etc. Although matagal niya na lang inaalok yan, wala lang kasi sobrang mahal. Pero ang balita ngayon, benta niya na. Oh, bilyon. Na TMJS pa yan, natatandaan ko. Bilyones daw ang ano, ang inabot. Nang alam mo, pwede ko alam. Kaya ba if ever magko-produce sa TV5? Parang gano'n. Kailangan din. Sure naman co-pro. Aba, lagi naman siya co-pro, diba? So talagang naglalabas siya ng pera kapag may show siya. May mga sponsors na siya. Ang lakas ng loob niya ngayon. Kasi bukod sa sarili niya, may mga nakuha rin siyang sponsors. Di umano, ha? Pero yung usapan na makakabak-to-bak niya yung Itbulaga, mukhang matutuloy din. Lalo ngayon sa nangyari sa Itshoting. Eh, di ba nabalita din na tatakbo siya? Na willing na siyang tumakbo? Baka naman nga, baka kaya nagbenta ng property. Baka kailangan ng pondo rin sa kampanya. Yes, of course, parang kailangan talaga. Pero kulang. Pero I'm sure dapat kailangan mo talaga ng supporter. Kaya siguro gusto niyang bumalik sa television, mainstream, para makita siya ulit. Exposure. Kaya sabi ko, negosyo, politika, showbiz. Correct. Emote. Ano na lang. Basta na ba't yung pakulay ni Ma'am Shina 99? Tsaka itong 249 ni Ma'am She, thank Diane you. De La Torre. Oh, I super love Dean. Don't give it his crap. Okay. Ituloy-tuloy na natin dahil mag-10:30 na. Correct! Okay. Grabe. Grabe yung meron na. Meron talaga ganun, diba? Una, nag-ayin ba ito nyo? Jay Cuenca, sinabing dahilan
sa pagtanggap niya ng What's Wrong WWSK2. What's wrong with Secretary Kim? Aba, kasi okay. Ako na, magkutuloy niya. The project with Baron and his relationship with Philomenon. Hindi kasi kung napanood niyo yung original niyan, malalaman ninyo na yung karakter ni Jake Cuenca dyan, hindi siya ganun kalaki. Eh, as we all know, si Jake naman, eh, pangbida naman talaga. Almost. Lahat naman ng teleserye niya, talaga malalaki yung role niya. Correct. Pero this time, pumayag siya, magkataka ka, bakit kaya tinanggap ni Jake yung What's Wrong with Secretary Kim na talagang, ano, medyo hindi minor ganun, ang role. Minor ang role. Hindi kalakihan. Pero di ba kapatid siya ni, ano, ni Paulo? Ni Paulo. Pero just the same, hindi ganun kalakihan. Di ba napanood mo yan? So, ang dahilan pala, the late Deo and Rinal ang talagang nag-convince sa kanya na tanggapin niya to. So, pati din si Miss Cory Vidane. So, parang sinabi naman daw kay Jake na medyo lalakihan din yung role. Pero at the same time, ang alam ko, parang in a way, may pangako din na gawin mo to, then after, will ano, meron kang gagawin na, na bongga. So, parang hindi din mahindian ni Jake naman at that time si Deo and Rinal. And then, fast forward, as we all know, diba, parang biglaan, alam natin kung ano nangyari na sumakabilang buhay. Kaya sabi ni Jake ngayon, sobra daw siyang grateful at nagpapasalamat talaga na ginawa niya to. Kumbaga, kung nagkataon at hinindian niya, parang feeling niya, magsisisi siya, baka may guilt siya na nag-know siya. Mm-mm. And at the same time, very proud din si Jake kasi nga, at ma-happy siya na ang kasama niya si Paulo kasi si Paulo at si Jake ay talagang best friends. Sobrang close talaga ng dalawang sila. Yan. Naging factor din siguro yun kasi syempre super sila friends. Tapos sila naman ni Kim, ang dami na rin nilang pinagsamahan in the past. Yes. Tapos ngayon, busy din si Jake kasi may dalawa siyang movie na gagawin. Mm. Yung isa, ang title ay May Miro na pinost niya yan pinost niya sa Instagram niya ngayon kasama si Baron Geisler. Then yung isa din si Baron din ang title naman ay nakalimutan ko yung mga title basta nakalimutan ko talaga yung mga title is ano din parang BL yan pero, with Baron si Baron with Baron Torin Baron na. Yes pero parang pang streaming to tapos co-produce sila dito pero si Jake naman kasi nakagawa na yun ng mga gay marami fans so before. Walang arte-arte pero sa mga mukhang love iba scene. To kasi alam mo parehong passionate pagdating sa pag-arte si Baron at si Jake. At saka wala silang inaanong role wala mga inhibition to pagdating sa at saka dito sa may dagdagan ko lang yung What's Wrong with Secretary Kim parang breaker kumbaga na sa sunod-sunod niyang mga ginawa action ganyan-ganyan na mabibigat parang nagre-recess medyo, lang din siya dito relax at ito na sobrang happy raw siya sobrang sa relationship nila ni Chi Philomena tapos si Chi pala ay thought ganya before kaya sabi namin so hindi mo na siya thought ga wala ka ng thought ga kasi thought ba mo na siya anong thought ba the one that got back. Diwala ng top na. B. Top B. Yan na. May naisap ako iba pero hindi pwede on air. Oh, yan. Ako rin. Top B na lang ako. Okay. O, idiretso na natin itong Baron Geisler. Itong mga Martes, isang revelasyon ang inilabas ni Baron Geisler itong mga nakaralinggo. Prof, ikaw na. Kasi nga, di ba, naging pinag-usapan, nag-viral din yung kanyang interview sa kay Papa OG Diaz kung saan talagang inamin niya at sa kanya mismong bibig nang galing na nagkaroon na, may na, kasi tinatanong kinukumusta ang family life, buhay may asawa, yung anak niya na ngayon. Pero sinabi niya, yes, mayroon pa siyang naunang anak. Bali panganay ito. May panganay na siya na 16 years old na ngayon at anak niya ito sa isang kilalang actress dati pa na sino? Hindi na nga pwedeng bagitin yung pangalan, di umano, kasi parang may usapan na ganyan. Pero alam naman ng mga nakakalam sa showbiz kung sino ito. Oo, di ba? Yung mga na-demanda, yung... Ano gusto mo pang malaman? Sabi ko. Ano, i-reveal mo? Ano? Yung totoo. Diba? Pero ang nakakaano lang dito kasi isa nga dyan sa naapektuhan ng mga panahon na yan, gusto ko lang itawid din ito, ay ang ating kaibigan si Nay Christy Fermin kasi yung panahon na yon na
ni-reveal niya yung istorya na yan, yun ang naging meet sa or naging dahilan kung bakit siya natsugi or natanggal doon sa programa niya sa ABS-CBN hanggang sa mismong network na siya inalis. Pero after 16 years, so parang vindicated in a way, ayaw na ko naman gamitin yung sarili ng vindicated kasi may katotohanan naman pala yung ibinalita nung mga panahon, 16 years ago. At ito na nga, itong mismo si Baron na nagkukumpirma na, yes, meron. So, ang maganda lang dyan, at least, di ba? Para doon sa bata. Oh. Bigla ko naalala na lahat. Oh, okay, sige, i-reveal mo! Sige, flashback na lahat. Ito ba? Mga tayo magsara. Ito, pasalaman natin si Cold Mountain, di ba? Cold Mountain! Oo, nakikita ko yan palagi. Makulay ng 499. Thank you, our loving professor. Stay happy and lively. Marites University is one of my happy peel. Tsaka, dito kay ano, Pearl del Oy mo, Olmo, 78 Hong Kong. I super love Mr. Poo. Pasyal ka sa Hong Kong. Naku, wow! Lagi ako dyan nung araw. Naku, naging ano ko yan. Si Marcelita from UK, I'm watching both Eat Bulaga and Showtime. I love Gimme 5 segment and love ko rin ang specially for you ng Showtime. Kaya winner ang viewers for me. Ayun. Ayan, Jelly Mercado. Hello mga Kamarites. Hello Mr. Fu Meganon. Hello Jelly. Okay mga Kamarites. Yan na po. Yan na po ating... Nasanay po ako din. Natawa ng tuloy. Alam niyo, pinahirapan niyo din si Dine. Diyos ko. Pinapahirapan niyo ako rin. Nag-walk out! Kumarang kayo dyan po ngayon ating isang linggong chika mula sa Marites University! Yes! O, ayan, abangan nyo po! Susunod na ang The Who!